Tuloy-tuloy ang paghahanda ng Commission on Elections para sa barangay at SK elections sa Disyembre sa kabila ng pagratipika ng Kamara at Senado sa panukalang pagpapaliban ng naturang halalan. Sa katunayan, nagsimula na ang pag-iimprenta ng higit 90 milyong balota na gagamitin para dito. May ulat si Mel Alex Moran. Sa pangunguna ni Commission on Elections Chairperson George Garcia at National Printing Office Director Carlos Batan, pumirma na ang COMELEC at NPO ng Memorandum of Agreement para sa pag-iimprenta ng higit 90 milyong balota na gagamitin para sa barangay at sangguniang kabataan elections. The better policy approach talaga is to prepare, print the ballots, and all election paraphernalia na gagamitin natin, procure everything, because that is what the law provides. Rest assured that we'll carry out and accomplish this task with the highest degree of integrity. Kasunod niyan, agad na rin sinimulan ang official ballot printing na inaasahang magtatagal sa loob ng isang buwan. Mabusisi ang proseso nito mula sa server hanggang sa printer para matiyak ang seguridad at kalidad ng bawat balota. Mabilis pero masinsinan din ang cutting, stitching at gumming ng ballot pads bago ito isapinal. Ang nakikita nyo mismo ngayon ay ang aktwal na paglabas ng mga balota dito sa isang makina na ginagamit para nga sa pag-imprenta. Masusing binabantayan ng mga otoridad ang proseso para matiyak na walang anomalya rito. Ganito ang itsura ng balota para sa barangay at SK kung saan mano-mano pa rin isusulat ng botante kung sinong nais niyang iboto kaiba sa national elections na automated na. Ayon kay COMELEC Chairperson Garcia, patunay ang hakbang na ito na tuloy-tuloy lang ang kanilang paghahanda para sa halalan. Ito ay kahit pa niretipikahan na ng Kamara at Senado ang Bicameral Conference Committee Report hinggil sa panukalang naglalayo na ipagpaliban ang eleksyon mula sa orihinal na petsa na December 5 ngayong taon na target iurong sa October 30, 2023. Sa ngayon, nasa kamay na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung isasabatas niya ang pagpapaliban ng eleksyon o hindi. Muli namang tiniyak ng COMELEC anumang mangyari, walang masasayang na pondo. Habang wala pang bagong batas ukol sa eleksyon, tuloy rin anila ang kanilang itinakdang calendar of activities kabilang na ang paghahain ng Certificate of Candidacy sa Oktubre. Huwag na po mag-a-attempt mag-file. Yung sa palagay nyo naman, overage na, hindi na po SK, ano na po regular voter na, so wag na po ipilit, yun na lang po yung aming pakiusap. Para naman po, hindi rin kayo makakasuhan ng perjury. Mel Alex Moras para sa Bayan.